Okay guys, so ito no. Yung kaibahan ng smart TV at ng Android TV. No? So itatama lang natin yung sinabi nitong vlogger no na nandito na. So actually diyan sa video na yan, sinabi niya na yung smart TV daw ay hindi daw nai-installan ng mga apps, kumbaga nakapix na daw. Then yung mga Android TV ay nai-installan daw, pero i-play muna natin tong video na to, no? Pagka smart TV, fix na po yung itong application, so hindi na po pwedeng dagdagan pa ng application because wala naman itong way para magpa-download po kayo ng additional application kung gusto nyo magdagdagan. So sa mga application na nakadownload na nabanggit ko po, no, depende po kasi kung anong brand ang nagiging yung smart TV. Yung pwede dito sila kayo para sa mga application na nakadownload. Pero mostly, ang pinaka-common dyan is yung Netflix, yung YouTube at saka yung YouTube Kids. So ito po guys, ang sample po natin is yung TCL na Android TV. So ayun guys, so itulad nga na sinabi niya, ang smart TV daw ay hindi na daw nai-installan, which is nakapix na daw. Pero guys, ang totoo po talaga na ang kaibahan po ng smart TV at ng Android TV ay simple lang po. Ang lahat ng Android TV guys ay smart TV. Pero hindi po lahat ng smart TV ay Android TV. Kasi po ibang smart TV ay hindi naman Android yung mga naka-install, no? So yung iba ay mga default software na may mga iOS TV, iba-ibang, kumbaga iba-ibang OS. So same lang yan sa mga ano, no, smartphone natin. So ang smartphone natin, hindi naman lahat ng smartphone ay Android phone, which is may mga ibang phone ay ibang smartphone ay Windows phone, which is Windows OS ang naka-install. May iba naman ay mga iOS o iPhone, which is smartphone din yan. So pero parehong smartphone, no? So yun ang kaibahan nila. Yung Android kasi is OS po yan, no? Operating system ng isang smart TV or ng smart even smart box, no, ganun din siya, no. Hindi lahat ng smart box ay Android box, pero lahat ng Android box ay smart box. Lahat ng Android TV ay smart TV, at lahat ng Android phone ay Android smart TV. So yun ang kaibahan po ng smart TV versus Android TV. So, ayan. So, pero mas maganda, alamin natin yung meaning ng smart TV, no, para malaman talaga natin yung konsepto dyan. So, ayan. Actually, ito is part ng aming seminar na kung saan isa sa mga tinuturo namin, no, sa aming smart TV seminar. So, meaning ng smart TV ay, ayan, simple. That is smart TV. So, smart TV is also known as connected TV, which is connected siya sa ano, no, internet. So is a traditional television set with integrated internet and interactive web 2 feature kung saan nakakapag-connect na siya, no, sa browser, kaya siya tinawag na smart TV, which allow user to stream music and video. So usually kasi yung mga ordinaryong TV wala po siyang internet capability. So, ito kaya siya tinawag na smart. So, alam niyo naman na sa internet, nandiyan na halos lahat ng information. Diba? So, ayan. Allow to play photos. So, smart TV are technological convergence of computers, television, and digital media player. So, usually parang ano siya, computer na siya. All in one na, no? So, ayan, so yun yung mga operating system natin. So, iba-ibang OS po, no, ang ini-install sa smart TV. So, yun po ang kaibahan ng smart TV versus Android TV. Ang Android TV ay isang uri siya ng smart TV.
Kaya po lahat ng Android TV ay Smart TV. At hindi lahat ng Smart TV ay Android TV. Kasi ayan po, no, ang daming OS po, no, po na ginagamit sa ano, no, sa Smart TV, no. So may mga LG OS, ayan. Gawa naman ng Samsung, which is yung Tizen. So ayan, ito yung Android, no, which is gawa ng Google. Mayroon din yung Roku, which is ginagamit ng TCL, no. Then mayroon pa nga yung 2-in-1 na, no, Android na may iOS pa, o yung iba pinagsasama-sama nila yung mga yan. So ayan, Fire TV. So ayan, no, Apple, yan meron din. So same lang din yan sa mga smart stick, no. Hindi lahat ng smart stick ay Android stick, pero lahat naman ng Android stick ay smart stick. So ayan, ayan guys, yun yung kaibahan nila, no. At sana naitama natin yung mga ano, no, maling information na napapanood natin sa mga vlog ng mga vlogger, no. So yun lang naman ang point natin, ay maitama natin yung mga mga maling information. Okay guys, thanks for watching.